Nakaraan lang ay gumawa na ako ng video patungkol sa mga sparring partners ni Manny Pacquiao na naging world champion. Ilalagay ko na lang ang link sa ibaba para mapanood nyo din. Alam naman natin na karamihan sa mga boksingero ay lumalaban para sa pera, world titles at maging sa kasikatan na rin. Sa videong ito mga Brad ay pag-uusapan natin ang boksingerong nagngangalang Raymond Beltran, ang longtime sparring mate ni Manny Pacquiao ng halos 10 taon. Si Beltran ay lumalaban hindi lang sa pera at titulo, lumalaban din siya para sa permanenteng tirahan ng kanyang pamilya. Bigyan ko lang kayo ng konting background sa buhay ni Raymond Beltran mga Brad. Ipinanganak sa Los Monches, isang lugar sa Mexico na mataas ang porsyento ng kahirapan. 16-year-old lang si Beltran nang sinubukan ng kanyang pamilya na illegal na makapasok sa Amerika at nanirahan sa isang lugar sa Phoenix. Dito ay nagbaka sakali sila na magkaroon ng mas maayos na pamumuhay. Dahil sa kagustuhan na may pagpatuloy ang pagboboxing, ay nabigyan si Raymond Beltran ng P1 work visa. Ito ay isang uri ng visa na ibinibigay sa mga atleta na gustong pumasok sa Amerika para makilawak sa mga international events. At ito rin ay pribilehiyo sa isang atleta at sa kanyang pamilya na pansamantalang manirahan sa Amerika. Ngunit ang visang ito ay tumatagal lang ng 2 taon. Kaya nasabi ko kanina na ang pinaka-goal ni Beltran ay ang permanenteng tirahan para sa kanyang pamilya. Pero bago mangyari yan, ay kailangan may pagpatuloy niya ang kanyang panalo at makilala sa larangan ng pagboboxing. Dahil isa ito sa tinitingnan ng immigration kung sakaling mag-a-apply siya ng green card. Ang klase kasi ng visa na pwedeng ibigay sa katulad ni Beltran ay ang AB1 green card. Para ito sa mga extraordinary athlete. Masasabing si Ray Beltran ay isa talagang skilled boxer na noong una ay naging mailap ang kampiyonato sa kanya. Dumayo pa siya sa baluarte ng kalaban para sa kanyang unang world title fight kontra sa noong kampiyon ng WBO lightweight na si Ricky Burns. Naging maganda ang performance ni Beltran sa laban na ito na nagawa niya pang basagin ang panga ng kalaban at pabagsakin pa ito. Ngunit hindi naging maganda ang naging resulta. Nagtapos ang laban sa isang split draw na ang ibig sabihin ay mapapanatili ang titulo sa defending champion. Sobrang dismayado si Beltran dito dahil para sa kanya ay ninakawan na siya ng titulo at pangarap naman para sa kanyang pamilya. Sa kanyang ikalawang world title fight ay nakaharap niya naman dito ang pound for pound boxer na si Terence Crawford. Bagamat natalo din sa undefeated boxer na si Crawford, ay nabigyan naman si Crawford ng isang magandang laban. Ayon kay Beltran, ang matalo sa isang mahusay na boksingero na katulad ni Crawford ay hindi nakakapanghinayang. Pagkatapos matalo kay Crawford, ay nakabalik naman agad itong si Beltran
at nagawang manalo ng 6 na sunod-sunod na knockout, maliban lang sa laban niya kay Brian Vasquez. Kaya naman magandang balita ito para sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahil ang aplikasyon para sa permanent residency sa Amerika ay posibleng maaprubahan na. No, I was kind of almost. It's normal. Did you like the fight? Yes. What'd you tell your dad? Huh? What'd you tell your dad? Yeah. I just gave him a hug. And then I told him that I love him. Pero ayon sa isang lawyer, ay mas maganda daw talaga na maging world champion para masilyuhan na ang green card na kanyang pangarap. Noong mga panahong yun ay nabigyan ulit ng oportunidad na mapalaban sa world title si Beltran kontra sa boksingerong si Moses Paulos. Ito ay para sa bakanting WBO lightweight title. Ayon kay Beltran, ay hindi naging madali ang kanyang paghahanda sa labang ito dahil marami siyang naiisip na mga negatibo. Pero nanaig pa rin ang kanyang motibasyon na manalo sa laban. Panoorin natin ang labang ito, mga Brad, na ibinuhos lahat ni Beltran ang kanyang natitirang lakas hanggang sa huling rounds. Na noong mga panahong yun ay nasa 37-year-old na. There he goes, doubling up the left hand. He starts at the body and then went upstairs. Moses is not able, he's not doing exactly what he wants to do right now. He can't control the control. He's in total control right now. A lot of people think that left hook is his strength. It is not. It's the fact that he takes punches to land the big, you know, he makes you sit like he's sitting there. You know, Moses knows that he needs to get on the outside, but he can't. Stylistically, that's the kind of fighter that everyone's going to love. I'll take one, I'll take two, I'll take three to get my shot in. As they said, remember, he's older than you. He will tire. There's a long distance right hand from Moses, and Ray backs him up with a right of his own. Comes back, doubling up the left hand, charging in. Crowd is gathering on their feet here. Thudding right hand to the body, puts a five-punch combination together. And now the WBO lightweight champion of the world, Raymundo Sugar, Ray! Marahil isa lang si Ray Beltran sa maraming Meksikanong boksingero na sumubok na gamitin ang pagboboksing para makasalta sa Amerika at magkaroon ng mas maayos na buhay. Kaya naman, hindi rin basta-basta ang mga Meksikano na handang magbuwis ng buhay para lang manalo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.